hindi po nawawala ang tulay kapag ang pinag-usapan ay mga lugar na pinagpapakitaan ng mga makatindig balahibo at hindi may paliwanag ng mga nilalang. Dalawang tulay po ang napuntahan namin noon dahil sa mga nakakatakot na salaysay na mga residente. Ang isa ay sa bayan ng Kabugao sa Ilocos Sur, habang ang isa pa ay sa bayan naman ng Pagsanhan, Laguna. Ating pong balikan ang mga kwento ng pagpaparamdam sa ibabaw ng tulay. Bandang alas 7:30 ng gabi, kabilugan ng buwan at nag-uulan. Si Oscar Rada, taga Barangay Sampalukan, habang sakay ng bisikleta at pauwi na mula sa pagdalaw sa kanyang ina. Nang pagdating niya ng tulay, ay makita niya ang isang babae. Ang suot ay puti hanggang ano, ito talagang anya pong ano. O yung buhok mahaba. Pero yung pong ano, yung mukha niya parang hindi ko po makita. At ang ano ko po eh nakaangat sa lupa. Sabi sa akin, makikisakay daw siya, makikiangkas. Hanggang po doon sa labasan. At sa ang pagkasabi po sa akin, hindi naman daw po siya masamang tao, huwag daw po ako matakot. Pagsabi ko pong, hindi naman po ako masamang tao. Sabi ko, dyan lang po ako sa ano, hindi naman diretso sa labasan. Pagsabi ko, hindi pwede, nakasakay na ho sa paglikod ko sa talikod, pagtalikod ko, nakasakay na po. At habang tumatakbo ang bisikleta, pakiramdam ni Oscar ay nakalutang siya sa alapaap dahil ang dating baku-bakong daan ay dire-diretso at napakagaan ng kanyang pakiramdam. At pagdating sa isang gasolinahan sa bayan, sabi sa akin, dito na lang ako. Di pagsabing dito na lang siya, tinignan ko sa likod ko, wala na po. Alas 6 naman ng gabi at umaambun-ambun din. Si Barangay Captain Herminio Babaan ng Barangay Dingin, kasama ang kanyang kapatid, ay naglalakad pauwi na. Nung malapit ako sa tulay, natanaw ko yung lola ko. Sabi ko, Lola, intay. Hindi namin abot-abutin. Ang ginawa namin, na magkapatid, hinabol namin si Lola. Abay, matanda na yun, ay kami bata. Nagkataka na ba, hindi namin abot-abutin namin Lola. Nabagpukas daw ko yung kayang paa, kaya pala hindi namin abot-abutin, ay nakaangat pala sa hangin ang paa. Hindi, natakot kami. Nakadamit ng mahaba at kulay puti, mahaba ang buhok at wala ring mukha ang naturang babae. At lalong tumagos hanggang buto ang takot ng magkapatid. Nang pagdating sa kalapit ng tulay na kawayanan, ay biglang nawala ang inaakala nilang kanilang lola. At minsan naman, alas 4 ng madaling araw, si Kaplosichi. Noong namamasada pa siya ng tricycle at kasalukuyang ginagawang sementado ang tulay, dahil sa kahoy lamang ito noong una. Mga bandang alas 6:30 ng gabi, nang biglang may sumakay na isang malaking mama na balbasin. Naka-shirt siya. Pagkatapos naka-t-shirt siyang marumi. Naka-sigarilyo siya. Nasa tingin ko, malaki ang sigarilyo. Ang simblero niya, ano, malaki, halos sumikip sa ano ng tricycle, sa kabilugan ng tricycle. Kaya ni anino ng mukha niya, hindi ko nakita. Muntik nang atakihin sa puso si Kapitan dahil sa takot nang biglang maglaho ang kanyang pasahero. Si Virginia Samonte, taga Barangay Dingin, ay pinagpakitaan naman ng White Lady. Ayon kay Aling Biring, noong bata pa siya ay may isang bahay na may tindahan na malapit sa tulay. Ako'y bibili ng asin. Siguro mga alas 7 sa gabi. Tatawag-tawag ako. Ay hindi sumagot sa akin ang may bahay, ang lumabas. Babaeng maputi. Maputi ang damit, mahaba ang damit niya hanggang baba. Ang buhok niya, lampas. Baywang. Hindi pinansin ng babae si Aling Biring, kundi tuloy-tuloy itong naglakad at pagdating sa banda ng kawayanan, ay bigla na lamang itong nawala. Si Jimmy Takderan, tricycle driver ng Barangay Sampalukan. Isang gabi, bandang alas 9, pauwi na siya mula sa paghatid ng pasahero sa Barangay Dingin. Biglang may yumapa sa likod ko at sa ganito.
Yung mapas yung dalawang kamay na nakahapit sa... nakahapit sa akin. Di anong inaalis kong ganoon. Eh kahit naman alisin nyo, nakaganon pa din siya. Parang nalampas lang yung kamay nyo. Dahil alam niya na kapag nagpadala siya sa takot, ay siguradong madidisgrasya tulad ng maraming motorista na minulto sa tulay. Nagpabagal lamang ng takbo si Jimmy at nang sumapit siya sa boundary ng Sampaloc, ay biglang nawala ang nakayapos sa kanya. Minsan namang bumabagtas din siya sa nasabing lugar. Bigla na lamang bumigat at umangat sa unahan ang kanyang tricycle na animo ay may malaking tao na sumabit sa likuran. Subalit kahit anong tingin niya, ay wala namang tao o anumang bagay siyang sakay. At nang pagalit siyang nagsalita, biglang nawala ang mabigat na dala. Noong kami po ay nagko-cover sa mga tulay noong taong 1996, tandang-tanda ko pang sabi ng kapitan ng barangay sa aming grupo. Noong ginagawa ang tulay, ay kahit anong hukay ng mga gumagawa, ay hindi nila maibaon ang sementong poste. May nakatatanda naman na nagpayong, mag-alay kayo ng puting inahing manok sa pamagitan ngayon ng pagpapatulon ng dugo nito sa pagbabaunan ng pundasyon. Matapos itong gawin, ay saka pa lamang naibaon ang poste at nasimulan ang paggawa ng tulay. Ganyan po kamisteryoso ang tulay na yan sa Laguna. Pero hindi patatalo sa makatindig balahibong mga pangitain ang isa pang tulay sa Ilocos. May mga espiritu din doon na tila mahilig makipaglaro sa mga napadaang motorista. Si Donton Ascueta ay angkas sa motorsiklo o kilala sa tawag na chop-chop sa naturang lugar, ang isang kaibigan upang pumunta sa isang lamay. At kahit malayo ang pupuntahan at walang ilaw ang kanilang motorsiklo, ay tumuloy pa rin ang dalawa. Mga alas 6 po, ganito po. Tapos umuulan ng kunti. Pagdating sa tulay ng Balaywak, ay may sumabay sa kanilang motorsiklong nakailaw. Tapos sa tapat namin, biglang lumitaw yung chap-chap may ilaw. Tapos sabi ng kasamahan ko, Tol, tutukan mo na yun. Tutukan mo yun dahil may ilaw yun, sabi. Eh tinutukan ko naman. Ilang sandali ring sinusundan ni na Dondon ang nakailaw na motorsiklo na may sakay na dalawang nakaputi na hindi niya nabanaagan ang mga mukha kung babae o lalaki. Subalit, tulad ng biglang pagsulpot ng motorsiklong nakailaw, ay bigla rin itong nawala. At noon, naalala ni Dondon at kasama nito ang mga kwento tungkol sa tulay ng Balaywak. Isang gabi naman, si Dominador Cinco Jr. ay angkas ng kanyang kumpare sa motorsiklo o chap-chap nito. Pagdaan nila sa tulay ng Balaywak, ay biglang huminto ang motorsiklo. At pagtingin ni Ador sa may sagingan, ay may nakita siyang usok na pormang babae. Babae na talaga, pero tagilid. Lumalaki, kunti-unting lumalaki kasi. Pare, nakita mo ba yung nakita ko? Sabi ko sa kanya. Oo, sabi niya. Sa takot ng dalawa ay binitbit na lamang ang kanilang motorsiklo at mabilis at walang lingon-lingon na umalis. Si Kapitan Ernesto Saliganan ng Barangay Pugos ay nagkwento rin na noong nasa grade 6 pa siya, kasama ng 5 pang kaklase, ay ginabi ng uwi mula sa kanilang paaralan. Noon, hindi pa kami masyado matakot sa mga balita. Kaya si wala pa man kami eksperyensya ka ng mga kwara. Subalit, isang gabi nang papalapit na sila sa tulay ng Balaywak, ay biglang may nakita silang pari na walang ulo. Malaking tao. Malaki, may sutana naman na itim.
Dalawang taon naman ang nakalilipas, isa ring kababalaghan ang nasaksihan ni Mang Victor. Isang gabing pauwi na siya. Pagdating ko sa may kawayan, di ba yung tulay, may kawayan? Nakita ko talaga na yung parang reyna talaga. Ang lakad ko, nasa bandang kanan ako sa kalsada. Siya naman, nasa bandang kaliwa. Sinabayan ng magandang babae na mukhang reyna ang paglalakad ni Mang Victor. May sagingan. Nung lumingin ako, tumabi dun sa may sagingan. Doon, hindi ko na nakita nung tumabi na dun sa may sagingan. Si Ben Ascueta, 67 taong gulang, isang karpentero, ay sa may ibaba lamang ng tulay balaywak ang bahay. Bandang 6:30 ng gabi, umaambon-ambon at pauwi na siya. Pag dumating ko sa tabi ng tula, nakakita ko ng dalawang babae. Ang suot niya, puti. Mahaba ang suot na damit ng dalawang babae. Pero dahil nakatalikod ay hindi nakita ni Mang Ben ang mukha ng mga ito. At laking gulat ni Mang Ben nang bumaba ang dalawang babae sa may ilog sa ibaba ng tulay at naglahong parang bula. Sinil ko sa creek. Wala nang nakikita ko ng dalawang babae. Bandang 11 ng gabi, umaambon-ambon, si Rodolfo Ascueta, isang magsasaka at taga-Sitio Besang, Kabugaw, ay naglalakad pauwi sa kanilang bahay nang makakita siya ng batang sa tansya niya ay 3 taong gulang at nakatayo ng walang kakibo-kibo sa may gitna ng daan. Akala ko, baka bata sa yung mga kapitbahay ko. Talagang hindi ko malaman kung taga saan yung bata. Nung kausap ko, hindi siya sumagot eh. Sa pag-aakalang anak ng kapitbahay ang bata, ay kinarga ito ni Mang Rudy. Habang naglalakad, ay napagmasta ni Mang Rudy na walang kasing itim ang batang karga, kung kaya't natakot siya at ibinaba ito. Nakakailang hakbang pa lamang siya, paglingon ni Mang Rudy, ay wala na ang bata. Sinasabing ang pagtatayo ng mga tulay, lalo na kung sa liblib na lugar, ay paglapastangan sa mga espiritu at elementong nauna nang naninirahan sa lokasyon. Marahil ang pagpapakita at pagpaparamdam ng mga espiritu at elemento ay paraan para maiparating ang kanilang pagkadismaya sa panggugulong ginagawa ng tao sa natural at likas nilang tirahan.